And whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that humble himself shall be exalted. But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye shut up the kingdom of heaven against men, for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye devour with those houses, and for a pretense make long prayer. Therefore ye shall receive the greater damnation. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of heaven than yourselves. Woe unto you, ye blind guides, which say, whosoever shall swear by the temple, it is nothing, but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor. Ye fools and blind, for whether it is greater, the gold or the temple that sanctifieth the gold? And whosoever shall swear by the altar, it is nothing, but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty. Ye fools and blind, for whether it is greater, the gift or the altar that sanctifieth him? Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it and by all things thereon. And whoso shall swear by the temple, sweareth by it and by him that dwelleth therein. And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God and by him that sitteth thereon. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithes of mint and aloes and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. Ye blinds, ye which train at a gnat and swallow a camel. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye may be the outsides of the cup and the cup of the other, but within they are full of extortion and excess. Thou blind Pharisee, cleanse first that which within the cup and the platter, that the outside of them may be clean also. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto the whited sepulchre, whited, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, of all uncleanness. Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, because ye build the tombs of the prophets and garnish the sepulchres of the righteous. And say, if we had been in the days of our fathers, we would have not been partakers with them in the blood of the prophets. Wherefore ye be witness unto yourselves that ye are the children of them which killed the prophets. For ye fill up then the measure of your fathers. Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? Wherefore, behold, I send unto you prophets and wise men and scribes, and some of them ye shall kill and crucify, and some of them ye shall scourge in your synagogues and persecute them from city to city. Then upon you will come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias, son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar. Verily I say unto you, all these things shall come upon this generation. O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not. Sabay-sabay tayo daw. Behold, your house is left unto you desolate, for I say unto you, ye shall not see me henceforth
till ye say, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Let's pray. Panginoon, maasalamat sa inyong mga salita, Panginoon. Medyo mabigat ang mensahe, pero we pray na maintindihan namin ito, Lord, ma-apply sa aming buhay, kung paano dapat ito i-apply. Panginoon, we pray na kayo po manguna sa amin ang kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Puno po tayo. So, mabigat, no? So, ito sa... Hypocrite. Tama yung basa niya, no? So, sumisigaw. Ba't kayo sumisigaw? Exclamation point, di ba? Lahat po yun, di ba? Ilang beses? 7. Okay? So, pag sinurse niya yan, mayroong isa sa Luke, mayroong ibang place sa Matthew. Pero dito sa chapter na to, kaya ang tawag natin dito sa chapter to, Hypocrite chapter. Dito nakita eh, 7. So, ang gagawin natin ngayong gabi ay, kasi hindi naman natin ginagamit madalas siya, pero ginagamit natin yan. Kumala, may politiko. Ay, ang sabi ng politiko ay tayo ay maging mabuting yun, mabuting mamamayan, okay? So tayo ay tutulungan natin ang mga mamamayan para magkaroon sila ng tubig. Okay? Bandang huli. Ay, hindi tayo pinag-increase. Bawasan natin. Ha? Huh? Ako, iniisip ko minsan, bakit anong silbi nung binabawasan, pinapatay mo sa gabi? Tapos, mag-iipon yung mga tao ng tubig, ganun din. Diba? So, anyway, sana hindi mo tayo mawala. No? Pero ngayon, mukhang nagkaintindihan na sila. No? Anyway, so, tonight, ang title po nito is Hypocrites. No? I-define natin, what is a hypocrite? Yan, ganun na lang. Okay? So, ano ba ang ibig sabihin ng hypocrisy? Tinitingnan ko nila sa dictionary. Nagkakaisa naman tayo, pero again, anong napaganda pag yung Bible ang defined sa atin. Hindi tayo pwede magsabi, yan ang definition ng mga Briton, yung mga Amerikano, mga Pilipino, ganito definition. Hindi. Kung sinabi sa Bible, yun ang talagang totoong definition yan. Okay, so tingnan natin. So, nabasa na naman natin. Tingnan natin, dinefine sa atin yung hypocrisy. So, nasan yung una dito? Okay, una, sabi nung dyan, then spake Jesus to the multitude to his disciples. Okay, then spake Jesus to the multitude and to his disciples. So, lahat. So, unang lesson, ano? Para hindi ka maging hipokrito, isa yung sinasabi mo sa iba, saka sa lahat. Okay? So, ngayon, meron mga tinatago siya sa mga hindi disipulo kasi nga, alam mo, hindi natututo, tapos. Pero, still, isa yung mensahe. Yung pinakabuod, saka yung pinakamensahe niya, isa lang. Hindi niya yung kailangan itago. Yung iba, kung tinatago man niya, hindi lang sa ngayon, okay? Nung mga panahon na gano'n. Pero later, tuturo sa kanila ay, what you hear in the ear, that preach in the house. Stop. Huwag sabihin tayo, kaya tayo may YouTube channel, okay? Para walang sabihin yung iba na, tinatago niyo yung aral niyo, pagkaharap mo itong isa, may mga gano'n eh. Ano paniniwala niyo sa ganyan? Ganito. Eh kayo, ano ba paniwala niyo? Sige, pareho lang naman tayo eh. At ayaw nang may kaaway. E minsan, kailangan. No? Ayaw mo ng kaaway, baka kaaway mo ang Diyos. Gusto mo ba yun? So, buti na yung kaaway natin yung iba. Okay, huwag tayong palaaway. Iba yung palaaway. Okay? So, that's number one. Sabi niya, describe the Pharisee seat in Moses' seat. So, ibig sabihin nun. So, may mga taong, ano yung seat in the Moses' seat? So, parang official, di ba? So, si Moses ay may, kilala siya na siya ay may authority. Kaya ngayon, ito mga scribes and Pharisees, minsan tayo, gusto natin laging ganun. Ako yung sundin nyo, ako yung pakinggan nyo. Ngayon, ganun sa YouTube at sa Facebook eh. Kanya-kanya sharing. Okay, okay naman yung kahit paano. Pero pag inupost mo na, doon mo makikita kung ano yung attitude. Sa halip na pag-usapan natin, ano ba yan? Hindi, natawagin ano-ano-ano. Agad, no? So, hindi tama yun. Gusto nila sila yung authority kahit di sinabi ng Bible. Okay? So, ganun yung mga Pharisees makikita natin ngayon. Therefore, whatsoever they bid you observe and whatsoever they bid you observe, that observe and do. Ano sabi nun? So, dahil sila nga naman ay talaga namang medyo nag-aral din, no, anong gagawin natin? Kung pag may sinabi sila, gawin nyo. Okay? Tandaan nyo yan. Tandaan nyo, lagi ko nabanggit yan, di ba? Kasi hindi pwede tayo may mayroong authority dyan, tapos baliwalain mo, parang anarchist.
Lahat na lang mali, kahit tama na. Huwag ganun. Okay, kaya ang lino naman sinasabi ng Panginoon, kalaban itong mga Pharisee, pero dahil sila ay sa panahon nila, ay nire-represent at least yung magandang batas ng Panginoon, sinulat naman ni Moses, sundin nyo. Pero pansinin nyo itong dito tayo mag-focus. Dahil isa to sa definition ng hypocrisy. Sabi dito, But do not ye after their works. Okay? Yung King James, heavy yan sa pag sinabi after. Ang sinabi after, kagaya. Okay? Or after, parang sinusundan mo. Okay? So ano bang ginagawa kasi nila? Sabi dito, for they say and do not. So, yun na yun. Yun yung buod ng hypocrisy. Sinasabi nila, hindi naman nila ginagawa. So, again, ang message ito hindi lang para sa mga nasa labas. Okay, ito ay para sa atin din. Dahil kahit mga Kristiyano, pwede mag-hipocrite ito. Kahit mga preacher. Kaya pag-aaralan ito, mabigat ito. Okay? So, in a nutshell, yun. They say and do not. So, pag sinabi nyo, huwag nyong hindi gagawin. Sabi mo, nagbabasa ka ng Bible. Okay? Hindi pala. Para lang may masulat doon. Para lang masabi, uy, puro check, nakita mo ba ito? Yung pala, hindi naman. Oh. So, hypocrisy yun. Okay? Ano yan, masagasaan natin lahat yan eh. So, ito. So, number 4, verse 4, sabi ito, for they bind heavy burdens and grievous to be borne. Ano sabi ng bind? Ibig sabihin, tuloy natin, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. So, sa madaling sabi, itong mga Pharisee scribes, sila yung nagbibigay ng mga batas, pero wag ka magbubuhat nun, hindi sila. Okay, kaya nabansin nyo yung mga mababatas, laging pabol sa kanila. Dahan yun. So, kaya dapat lifestyle check din yun, totoo yun eh. Kung kayo gumagawa ng batas, dapat kayo yung pinaka-morally upright. Pero ngayon, hindi rin may pasayo kasi sila-sila dun eh. Okay, kaya tayo, wala tayong ano dyan. Papasalamat tayo kung ano meron dito sa Panginoon, pero hindi tayo believe sa mga yan kasi makasanlibutan yan. Kaya I would rather na kayo ay lagi nasa church, magbasahin ng Bible kaysa basahin yung Constitution ng Pilipinas. Okay? Ang ganda ngayon sa Google, may search mo naman yan kung kailangan mo eh. Pero lagi mong ulayaw dapat ang Bible. Okay? Ganda nung ano natin yan sa Exodus, di ba? Pagkatapos na po, batas na naman yun. So, yan. Okay? So, yun ang, again, yun ang isang sa definition na naman ng hypocrisy. Sinabi mo, tas ganito ang gawin natin, ganito. Kasi hindi gumagawa kasi yung ibang tao, lagi siya nakapokus sa ibang tao. Ah, sabi niya, ano, ganito ang gawin natin. Hindi na naisip yung, kaya marami yan sa Catholic, di ba? So, sorry, yun talaga eh. Bakit? Kasi tinataas sila sa posisyon na kesyo, ganyan sila. Di ba? Tapos syempre, nakatingin yung mga member sa tao nila, tayo kailangan gumawa niya. Pero tinitingnan ba natin yung pari nila? Pag hindi mo na tinignan, eh, may sinabi standard dito ng Bible, kailangan may asawa, isa lang. Okay, hindi bakla, syempre. Hindi na kailangan sabihin yun. Pero ngayon, kailangan sabihin sa kanila yun. Di ba? May mga anak. More than one. At yung mga anak na yan, di pwedeng loko-loko. Okay? Kaya sinasabi ko na sa inyo, pag si Stipe, naging bakla, okay, to throw out natin yan, di lang to throw out, pati ako mag-resign na. Ayoko na. Ibig sabihin, di na ako karapat-dapat, I have disqualified myself. Gusto nyo mag-resign ako, sige, magloko kayo, pero hindi mangyayari yun. Ha? Okay? So, dapat mabait kayo. Tsaka si nanay, si misis. Okay? Nanay, si misis, nag-chismis-chismis na dyan. Okay, hindi pwede yun. So, yung mga pare, hindi na sila, hindi mo mala-lifestyle check. Kasi pag, parang pag-ando sila sa kanilang abito, parang banal-labanal, paggabi, hindi mo na alam, wala naman sila kasama, wala naman mabantay sa kanila, meron pa silang mga monasteryo, hindi mo alam kung ginagawa doon, pero meron akong kilala eh. Yun nga, kaya siya nag-aaral sila doon ng mga santo. Mga buhay ng santo, kinakabisado mga talino iba doon.
Gagawin to si save ganyan, pero walang ka. Hindi rin naman na pinipreach yun kasi hindi rin naman totoo. Ngali mo, ang totoo. Tsaka ba't di Bible ang preach mo? Kasi kukontahin ang kanilang lifestyle ng Bible, amen? So, ganun yun. Sinasabi nila, hindi nila ginagawa. Tapos iba pa yung pinapabuhat. Diba? So, tandaan natin yun. Huwag kayo sumunod sa ganun. Okay? But all their works they do for to be seen of men, that they may broad, they make broad their phylactery. Saan yung phylactery? Ayan yung nakita yung mga Hudyo. Actually, mamaya, saan Hudyo to? Okay, sorry. Ayan na, pinapakita ko sa iyo. So, umpisa pala, ang Hudyo pinag-uusapan dito, especially. Kasi ang mga Hudyo ngayon ay unbeliever, hindi lahat. Pero pag naging believer niya, Kristiyano na yun, hindi na Hudyo yun. Pero karamihan niya mga yan, yung phylactery, yung mga tinatali nila dito, nalagyan dito ng Bible verse. Bibilutin. Ilalagay dito sa cube. Ilalagay dito, tatali. Dito, meron din. No? Ginawa nilang literal yung Deuteronomy 6. Okay? So, tsaka sa Proverbs. So, yun ang phylactery. So, they make broad. So, yung pinapakita nila na sila ay mga banal, kunwari. And enlarge the borders of their garments. So, pero parang naalala ko, natake natin ng konti ito, di ba? Okay, and sabi dito, and they love the uppermost rooms of the feast. Napansin nyo ba sa, sabi yung, ano yung pinakamataas ngayon? Burj Khalifa ba yan? Pambihira, nalulugi na daw kasi mahal eh. Pero bakit nagtatayo sila na napakataas na building? Ba siyempre, saan ang office nyo? Sa Burj Khalifa. Pambihira, tende, no? So, ganun tayo kahit saan, gusto natin, lagi tayo nakikita. Okay, pataasan yan, yung mga moments, di ba? Eh, ganun. Iglesia ni Manalo. Meron na namang Katolik. Ganun din. Kailangan ba yun? Hindi na pinipis yung Bible. Mga hipokrito. Okay, nakikita yun na. Mabigat to. Okay, chief seats in the synagogue. Sabihin, sa unahan. Okay. Kitang-kita ng tao. Ako yung ano dyan. Okay. Mga hipokrito. And greetings in the markets and to be called men. Rabbi, rabbi. Kaya ngayon, may mga ganyan. Hindi natin ginagamit sa sarili natin yan. Okay? Sabi ng Panginoon ito, malinaw ha. Ito dalawang ito. Sabi niya, but be not ye called rabbi, for one is your master, even Christ, and all ye are brethren. And call no man your father upon the earth, for one is your father which is in heaven. Ngayon, ilangin ko lang ha. Kasi ang mga Catholic na naman, di ba? Father. So, ang pangkukontra agad nila dyan, o bakit yung tatay mo? Anong tawag mo sa tatay mo? Di ba, father? O, mali yan. Hindi yun yung ibig sabihin yan. May pagkatama yun. So, ngayon, sino, ano yung sabihin nito? Ito po ay ang context nito. Okay, again, context. Imagine that. Huh? Anong context nito? Sino yung dapat hindi mo tawagin? Rabbi, master, and father. Yung religious authority. Okay, pag may religious authority, pastor, okay na yung pastor kasi tabaho naman yun pag sila yung pastor. Diba? Hindi naman ng title ba ng pastor, ano? Uy, pastor! Hindi naman yun pag sila yung pastor yun. No? Yun, nag-aalaga. Hindi yung pang ano, yung pang pataas. Yung ibang isa, ginagawang ganun, kaya nakakasal din. So, pero pag tinawag mong father, pope, diba? Ang pope is Italian. Latin for father, papa. Kaya pag January, yan ang mga post ko eh. Tapos sabi dyan, wag rabbi. Pag nang rabbi, parang master din, di ba? Rabboni. Malala nyo yun. Or teacher. Actually, teacher, medyo okay-okay pa eh. Walang teacher dito eh. Master po. Ginagamit din ang teacher dito, pero ba't dito rabbi tsaka master? Kasi yun yung master of divinity. Alam nyo, yung mga gumaduate ng saan-saan daw. Tapos, isa, ganun ang usapan sa ano eh. Doktor ka ba? Ba't nagkaroon ka ng doktor? Sa pangalan mo, yung pala, karamihan dyan ay, ang tawag doon, sinasabi ni Paul, di ba? Si Paul ba? Dr. Paul! Hindi, wala silang pakialam doon. Yun. Yung sa mga ano ng hypocrisy, ba't mo kailangan yung sabi ni Paul? Ang sabi, nakalimutan ko, do I now write commendations from men? Sabihin, kailangan ba namin yung title ng si Paul? Ang the greatest apostle, dating siya. Tayo lahat. Ganun eh, hypocrisy.
So, okay na yung naglilingkod ka sa Diyos, di mo kailangang, di ba? May title ka pa, titulo. At pag siyempre, pag may titulo, may entitlement. Ibig sabihin, dapat ganyan kayo sa akin, hindi kayo ganyan sa akin. So, hindi ganun ang tagapaglingkod ng Diyos. Tandaan niyo yan. Kaya sabi ngayon dito, neither be called master for one is your master, even Christ. Again, ito ay sa religious context, religious leader. Pag meron kang boss, kunwari, ano ka, kapitan, mayor, okay lang yun. Tatay, oh, tawagin yung mga Amerikano, pangalan lang eh. No, pero maganda may paggalang. Sa teacher, pag teacher talaga. Eh, religious leader, tawag mo father. Tapos, rabbi, okay. So again, medyo naka, ano to, specially sa mga Hudyo. Dahil sila yung time na to ang pinaka established religious sa panahon nila, kaya titirahin sila dito. Matututungay tayo about yung mga preaching ng Panginoon against them. Okay? Ito na. Ito na yung alam kong na-preach ko na. Sabi dito, but he that is greatest among you shall be yours. Ano yung sabihin nun? Yung pinaka mababa sa atin, ganun ba yun? Actually, hindi. Diba? Na-preach ko na yan eh. Ibig sabihin ito, ngayon, kahit saan yan eh. Sa trabaho, sino kaya ang gagawin natin boss? Eh, kailangan natin ng boss. Eh, syempre, pinakamasipag, pinakamagaling. Hanggat maaari, kasi bandang huli, sabi dyan, paano maglilingkod sa atin yan kung hindi niya kaya? Okay? Kasi sinasabi dito, hindi yung mga entitlement, bakit ka maghahari sa akin? Diba, anak ako ng hari eh. Ako, next na hari. Maling-mali yan. Kahit ngayon, nadadala yan sa ano. Kaya, dapat, maano na yung, sa politika yung, ano, political dynasty, di ba? Ganon din sa church. Hindi tama yun. Nabanggit ko na sa inyo yun. Anak ng pastor, siya yung magkapastor. Bakit? Basta anak siya eh. Okay, move on tayo. Di pa tayo nakapunta doon sa hypocrisy. 12, and whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. Ito ay batas na paulit-ulit sa Bible. Okay? So ngayon, babalik siya sa mga policy. Talaga mag-pre-preach na siya. Hard preaching against sa mga Pharisee. Direkta, kung di kayo naniniwala sa hard preaching, baka di kayo nagbabasa ng Bible. Okay? Ito na. Sabi dito, but woe unto you. Okay, kanina ang kausap niya yung mga tao. Sabi niya, ito, huwag niyong sundin to. Sundin niyo sinasabi nila kasi yung tama, pero yung ginagawa nila, huwag niyong gawin. Huwag niyong gayahin. So, inisa-isa niya dyan. Ngayon, mali ba na mag-preach ka against sa mga tao? Sabi dito siya, no? Papangalanan niya na eh. Actually, wala pa pangalan dito, pero at least yung title, yung position. So, mabigat to kasi yung ibang ayaw makakarinig ng ganito. Sabi nila, paano mo lang, ang tawag dyan? Paringgan mo lang. Hindi preaching yun. Minsan, okay lang yun pag ano, medyo hindi pa katigasan ng muka. Kaya pag medyo matigas na yung muka, sabi nung isang preacher eh. Medyo nakakuha ko lang to, ha? Yeah, ganito daw. So, meron daw pastor, sabi niya, banat siya ng banat, pinapakinggan niya yung isa. Ano natin, itong isa. So, galit na galit, hard preaching. Tapos, bandang uli, pagkatapos, sabi nung, ano, pastor, amen, galing niyo talagang preach. Pinatamaan mo lahat ng mga tao. Pero actually, siya pinapatamaan. Pero sabi niya, sapul sila lahat dun. Diba? So, ayun ang pastor, sige, next week, ganun na naman. Lalong pinatamaan. Ganun na, after service, amen, pastor, sabon na naman sila. So, pastor, hindi kasi hindi na marunong eh. Ubadang ulit, walang umatin pangatlong linggo, walang umatin, siya na lang. Bandang ulit, di ganun pa rin, dito na. Sabi, amen, pastor. So, kung andito sana sila, pinamahan sana sila. So, alamutan ko na yung ano, katapusan na, basta ganun. So, mali yun, di siya na ipatama pag medyo makapal na, di ba? Sabihin mo na. Kaya ito sabi dito, but woe unto you, scribes and Pharisees, mga hypocrite kayo. So, ano siya sabi niya dito? Ibig sabihin, ang preaching talaga para yung dapat makarinig at dapat matuto, matutunan niya dapat matuto, hindi yung parinig ka lang. Ngayon, ito na yung definition ng, ano, another definition ng hypocrisy, sabi niya. Ano ginagawa nila? Bakit nasabing sila hypocrite? For ye shut up the kingdom of heaven against men. Sabihin nun, ito yung kaharian ng Diyos, pwede silang maligtas. At yung mga ligtas, pwedeng mas matuto pa, mag-mature.
Anong ginagawa nila? Sa halip na sila ilapit doon, sinasaraduhan. Paano nangyari yun? So, importante ito. Anong sabihin? For example, may tamang aral. Ang kaligtasan, simple lang eh. Gagawin nila, gagawin lang mahirap. Gagawin nilang komplikado. Misa, sasalungitin pa. Maling-mali, kabaligtaran. So, ngayon yung dapat maliligtas, paano sa pupunta sa langit? Pwede mong siyempre labanan. Pwede mong ikaw yung mag-push. Kaso, tulad yan. Yung mga tao ngayon, dito na ako member eh. Ano mangyayari, di ba? So, tinaniman sila ng prejudice. So, ngayon yung mga tao, ano ang sabihin? Hindi lang makikinig dyan. Kaya yung kahapon, nandun na naman ako sa ano, tagal lang oras ko eh. Kaya ang dami doon, tumanggi. Yung isa, sinaga ako pala. Kuya Arman ata, ko Arman. Katolik na ako eh. Hindi yung explain ko, ito po yung mali dyan. Eh, pero ang dami niyo po, tama na lang kayo eh. So ngayon, ang authority niya, yung sarili niya. Kasi ako, alam ko, mali kayo eh. Okay? So bakit? Kasi tinaniman sila ng Katolik. At napakahirap yung iba dyan. Kaya maganda po minsan yung hindi matapat ng Katolik. So, madaling maligtas. Amen? At sabi dito, bakit nila ginagawa? Isa sa dahilan kasi kayo nga hindi kayo ligtas. Di ba? So, sino yung gustong maging matino yung tao? Siyempre, matino din. Pero pag ikaw, alam mo hindi ka pupunta sa langit, eh ako, sasama ko itong iba. Di ba? Parang yan, alam niyo, kahit mga bata, di ba? O, mapapalo ako. Di, dapat lahat tayo mapalo. Maling-mali. So, ganyan ginagawa nila. So, tayo ngayon, sige, mga Kristiyano na, anong gagawin natin? Ah, tinatamad ako mag-soul winning yan eh. Hayayain ko na yung isa. Para pareho kami, hindi kami mag-isimba muna. Tinatamad ako, sila din, di ba? Parang hindi lang ako yung titirahin. Di ba? Oh, sapul ba? Sapul? Okay, mamaya, di pa tapos, nasa gitna pala tayo. Okay? Neither suffer ye, parang sinabi lang ulit niya, no? Kanina, shut up the kingdom of heaven. Ngayon, kayo hindi kayo papasok, ni hindi nyo hinahayaan yung papasok na sana, pwedeng maligtas yung mga yan eh. Pero dahil lang ginawa nila, talagang sinaraduhan na nila, no? Yan pa silang mga sandado, kandado, mga ganun pa. Pinapamukha nila yung sa mga tao, kaya nagkagaganun. Ang tinuturo, hindi katotohanan. Pag sinabi siya yung ganyan, sarado kayo, Katoliko. So ngayon, yung ano, kahit walang logic doon, kahit mali ka, ganun. So mali, mga hypocrite. Kaya sabi nito, alam niyo yung woe? Naalala sa Revelation, lapit na tayo dyan, ha? Revelation, tawag doon sa huling tatlo, di ba? Yung matindi na kapighatian. So sabi nito, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! Okay, pag sinabing woe, kapag hindi lang kapaghihatian, parang mababaw yung kapaghihatian eh. Yung matindi, no? Ibig sabihin, pwedeng sa impyerno kayo or makaparusahan kayo. Ano na naman yung mga ginagawa? Sinabi na naman yun, for you devour widows' houses. Anong devour ulit? Nilalamon. Paano yan? Ano ba ang widow? Ang widow ay mga, isa sa mga klase ng tao na medyo mahina. Walang labang, wala siyang asawa na eh. Kaya ngayon, yung mga kanya, minsan pinag-interesan. Nanakawan siya. Pero sa context nito, sino nag-anakaw sa kanya? Hindi mga magnanakaw, hindi yung mga Pharisee. Kahit minsan, yung mga churches, ganyan din. Luturo yung pastor, ibang wala naman sa Bible. So, bigay niyo yan, bigay niyo yan. Sinabi sa Bible, ganyan, wala naman. Okay, so para sila ay nanakawan. No? And for pretense, make long prayer. So, ayun na naman yung another definition ng hypocrisy. Pretense. Lagi yan. Kahit hindi sa dictionary, merong pagkukunwari. Okay? Sino bang madalas mag-pray? Siyempre, yung spiritual dapat. Pero itong mga to, mag-pray at mahaba. Pagkain lang, ang haba. Kaya dinasabi ko lagi, pagkain, bira. Pasalamat. Tapos. Ha? Huwag mo nang banggitin yung ano-ano. Okay, ang mahabang pray ang ginagawa sa tago. Okay? Therefore, you shall receive greater damnation. Napansin niyo yun? So, dahil sila yung mga gumagawa sila ng masama, pero ang pangpakita nila maganda. So, again, mag-ingat tayo dyan.
mga taong church, dyan tayo madalas pwedeng masila. Kasi ikaw na yung babanal-banal dyan. Pero madalas charge din sa atin to, kaya dapat mag-ingat tayo. Okay? Sabi dyan, greater damnation. So, mayroon pa bang greater damnation sa impyerno? Ha? May level-level pa ba doon? Meron. May deeper eh. May ano, outer darkness. Merong may sinasabi sa Bible na, ito nga. Greater damnation eh. Okay? So, meron pong ganun. Mas mainit siguro. No, hindi ko alam. 15, make woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you compass sea and land. Ano yung isa yung compass? Iniikot. Natin yung compass, di ba? Iikutin mo yung lahat ng kalupaan at karagatan to make one proselyte. Ano yung proselyte ngayon? Parang convert, no? Ibig sabihin ito, parang mga missionary. Wow! Galing! Kaso, nung siya ay naging proselyte mo na, ibig sabihin, disipulo mo na, dapat naman hindi mo gawin siyang disipulo. Disipulo siya dapat ng Panginoon. Pero in a way, disipulo mo rin, di ba? Pero sabi dito, you make him twofold more a child of hell than yourselves. Gano'ng kabigat yun. Hindi lang niya sinabing sa impyerno kayo pupunta, gumagawa kayo ng mga ano, tinuturoan nyo para mas matindi pa sa inyo. Okay? Kaya alam nyo yung mga Udyo, anong ginagawa ng mga Udyo? Alam nyo ba na yung Isaiah 53, tinatago yan sa kanila. Ano pang ginagawa nila? Tinuturoan silang maging kagalitan si Jesus. Yung tagapagligtas, ginagawa nilang ano. Kaya nga yung mga bata, alam nyo yung mga bata, madaling tangayin. Diba? Ay, si Jesus, ganyan yan. Anak yan ng maduming babae. Ganun tinuturo sa kanila, sa Talmud. Okay? So, napaka-hypocrite talaga. Ngayon, medyo may ano sila. Siyempre, kahit paano, yung Christianity, medyo na ganyan. So, sila ngayon, kunwari, na kaibigan ng Kristiyano. Kaya mag-iingat kayo dyan. Pero pansinin nyo, sinasabi ng Bible, dito tayo matututo. Okay? Woe unto you, blind guides. Pambira. Ano yung guide? Siya yung nag-guide, diba? Eh, sabi, bulag. Anong mangyayari? Maraming ganyan. Pareho silang mahuhulog. Una siya, yung sumunod sa kanya, hulog din. Or untog, or kung ano man mangyayari. Kaya napaka-importante pag nagsabi ka, alam mo yung ginagawa mo, tagapagturo ka, alam mo talaga. Hindi yung magpapastor ka, hindi mo alam. Sa tatayuan mo, pag kinuri ka, galit ka pa. Kaya ako, nakikita ko rin yung mga sari-saring pastor, iba, okay eh. Pag sinabi mong ano, alam na mali agad. At least, hindi sila yung ano, kahit matandang pastor, may mga nakakausap akong gano'n. Basta parang mali yan. Oo nga, no? Yun ang maganda. Eh, iba, hindi, maling-mali nga. Hindi, huwag natin pagsama, mali ka. Ang mangyayari, no, lalo ka lalalim sa kamalian mo. Yung mga iba nakausap ko sa end times, ako, hindi ko inaral yun. At least, naging honest. Eh, yung iba, inaral ko, no? Inaral pala, commentary. So, lalong mali. Okay, so ganyan sa itong mga to, blind guides. Anong ginagawa nila? Ito, medyo detalye to. Okay lang, may aras tayo. So, dalawang bagay, no? Ito ay pag-offer. At sila pag sineswear. Okay, pag sinabing swear, alam natin yan. So, sinusumpa ako sa Diyos. Totoo talaga to. Diba? Yung gagawin yung mga bata, ha? Hindi na uso yan. Pero nung uso sa kanila, uso dati yun. Pero mali pa rin. Pero still, yeah. Pagbigyan natin, sabi dyan, ito yung ginagawa daw nila, sumusumpa sila sa, hindi lang sa templo, gusto nila, dapat meron kang ano, parang ito, mga pastor ko naman, minsan, ganun. Sabi nila, oy, ikaw ay Kristiyano, oh, punta-punta ka sa church, wala ka namang offering, mga ganun. So ngayon, again, minsan, okay yung kasi, talagang tuturo mo yan eh, kalaunan, talagang kailangan nila maintindihan yan. At totoo naman yun. Nakita mo naman, gumagastos yun, tapos, ikaw, walang kapakinig. Ngayon, yung mga bata, yung mga batang Kristiyano, bayaan mo lang dumalo. Yung malay mo, yung mas totoo pa yan eh. Mas totoo pa yung sarili nila kaysa yung mga nagbibigay. Gusto naman pagkatapos magbigay. Ay, ano. Gusto na sila na may usunod. Mga ganun ba?
Eh, nakita nyo ba dito yun? So una, sino yung puntante? Yung temple o yung gold? Eh, maganda nga talaga may gift ka. Pero sabi, parang sinasabi nyo dito, kung wala ka namang offering, oh, sumpa-sumpa ka pa dyan. Well, dapat laging may bigay. Hindi lagi, naiiniwala ako minsan, meron talaga tayong kailangan unahin. Okay? Pero yung iba, huwag nyo na mag-excuse. Kaya nga, inaaral natin yan. Kaya kinumpara niya dito, ano yung mas mahalaga ba? Yung temple o yung gold? Sino bang mas importante? Pag physical lang ang utak mo, ang focus mo, mas importante yung gold. Sino pang bili, parang pera. Pero hindi, importante yung temple. Kasi doon tayo nag-meet. Obviously, ang ngayon, ang New Testament, anong temple ng Panginoon? Yung mga mananampalataya. So, yung importante yung tao kaysa yung binibigay ng tao. Kasi sinabi rin ni Paul yan. Huh? Gusto niyang mag-gain, hindi yung pera ng mga taga- church, hindi yung mga mananampalataya. Okay? So, ito naman, another example. Parang ganun din, sabi nito, for whosoever shall swear by the altar, it is nothing, but whosoever swear it by the gift that is upon it, he is guilty. Ano siya meaning guilty? Ibig sabihin, ganito ah. Kaya nga tayo sa worship, simple lang tayo, hindi tayo iyak-iyak. Okay? Hindi, mas totoo siguro kasi siya naiyak pa siya eh. Ikaw, fish ka lang siya, nanginginig talaga yung boses. Diba? Pero sino talaga yung guilty? Ibig sabihin itong guilty, ibang guilty to. Ibig sabihin lang, talagang na-convict siya. Ano yung sabihin nun? Okay? Dapat may regalo. Parang ganun. May mga ganun pa iba eh. Parang Thanksgiving daw, parang Thanksgiving. May mga ganun-ganun pa eh. Okay na yun. Ako para sa akin, ang magbigay kasi talaga, matututunan mo yan eh. Hindi ko gustong magbigay ka kung hindi ka marunong. Ibig sabihin, hindi ka nagbibigay para kasi napahiya ka eh. Nakita mo sila lahat, nagbibigay, tapos ganun lang. Ibig sabihin, ang ano mo, ang conviction mo, parang ano pa rin, karnal pa rin. Hindi. Kaya hanggat maaari, no? Tutuan natin ng tama, sila na yung bahala dyan. Hindi, mabagal yun eh. Okay lang yun. Rewards naman nila sa langit eh. Diba? Kung ayaw mo, hindi sino nawalan. Okay? Kaya hindi totoo yun. Ha? So, nakikita natin din yung hypocrisy nila. Nakatingin lagi sila sa pera. Diba? Sabi ng 1 Timothy 6. 10, diba? For the love of money is the root of all evil. Pinapatotohanan niya dito, itong mga to, karamihan yan. Na politiko, laging ang makikinig mo sa bibig, naglingkod, para sa makabuti ng ano, pero nakatutok sa pera. Uy, nakalim ng pera. Paano mga ka pera? Ano totoo? Kahit isang mga Kristiyano, ganun din eh. So, makakuha. Kaya sabi dyan, ye fools and blind, whether is greater, the gift or the altar? So, ganun din. Ano yung nagsasanctify? Pag sinabi sanctify, na pagiging banal. Pag puro pera yung ano mo, lahat ka nakatutok sa pera. No? Ay, mas malaking magbigay ito. Mas spiritual ito. E paano? Kung talagang, alam mo na, nagpala siya doon sa bagay na yun. Okay? So, yun. So, una, yung puso muna ng tao. Yung tao muna yung dapat matutong magbahal sa Diyos. Pag minahal niya yung Diyos, kahit magkano yung lagay niya dyan, yun. Pero again, yung tithes, tinuturo din yun. May binigay na nung Panginoon para sa atin yun, di para sa Kanya. Kasi para alam natin, paano? Hindi ko maano kung anong magkano bibigay ko eh. O yan, binigay ka ng Diyos ng ano. Percentage, hindi ano, hindi... So, walang lugi doon. Diba? Hindi malaki yan, hindi yan maliit, pag percent. Okay, so saka na tayo doon. Pero yun lang, pero nakita nyo yun. Ang tao nakatutok minsan sa pera. Okay. So, kaya yan. So, another yung temple na naman at ang Diyos. Kanino ka sa sumpa? Siyempre, dapat sa Diyos. Kaso, yung sabi dyan, ano yung kalaban na naman dyan? Ngayon na nga yun, yung things in the altar. So, again, carnality. Okay, move on tayo. Sabi dyan, 23, woe unto you. Ito na naman yung ano, sunod-sunod na hypocrites na naman to. Okay? Woe unto you, scribes, Pharisees, hypocrites, for you pay tithe
of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done, and that leave the other undone. So, isa yan sa mga proof text natin, ha? Sa New Testament, nag-tithes pa tayo. Nakita niyo ba yun? Sabi niya kasi, si Jesus na yan, hindi sinabi huwag tayong mag-tithes. Old Testament yun din, sinabi niya, dapat niyong gawin, okay? Sabi doon sa bandang uli. Dapat, mas importante yung judgment, mercy, and faith. Kaya sabi niya dyan, yun ang dapat niyong ginawa, pero hindi niyo iwanan yung iba. Yung ino sinabi niya kanina, nag-tithes kayo, huwag niyo iwanan yan. Ngayon, may magtatanong, pati ba naman yung ano, mint, anise, cumin, mga ano to, maliliit na halaman. Ang tanong sa palagay niyo, kailangan ba natin mag-tithes ng ganon? O, kumain na ako kanina ng halaman, kinain namin kagabi, laing. O, mag-tithes ka ng laing. Obviously, kalokohan yun, di ba? Bakit sinasabing ganun? Ibig sabihin, again, anong figure of speech ng Panginoon, di ba? Ibig sabihin yung kaliit-liitan, talagang itatayos. Hindi mo na kailangan kasi pag mayroon ka ng ano, yun na yun. Okay? So, ibig sabihin lang ito, again, yung extreme ng mga Pharisee, mali, you know? So, okay yung mag-tithes ka pa rin, pero mas importante yung law, judgment, mercy, and faith. Amen? So, importante yun. Ngayon, nag-tithes na ako, pwede na akong di umaten. Nag-tithes na ako, hindi ako pwedeng, ano, hindi na akong medyo, ano ako, loko-loko na ako. Nag-tithes na ako eh. Eh, yung pastor, okay lang. Oh, sige, okay lang yan. Ay, nag-tithes siya, huwag niyong sasalingin yan. Hindi, ganun. Okay, importante yung law, judgment, mercy, and faith. Okay? Ye blind guys who strain at a gnat and swallow a camel. So, sa mga maaga kong inag-aralan, kasi nga, hindi ko maintindihan, ang binasa ko yun eh. Pero simple lang ibig sabihin po nito, yung nasabi niya kanina, yun na yun. Okay? Ang gusto nila, ano yung strain a gnat? Ano yung gnat? Parang ano daw yan eh, mosquito daw yan eh. So, isang, ang gnat ay isang napakaliit na hayop, di ba? So, pag sinabing strain na nata at anak, ano yung strain? Nasala, di ba? So, yung maliit na bagay, talagang inaano mo, inaalam mo, pero ang kakainin mo naman, isang camel, sabihin lang nito, yung dapat mong unahin, hindi mo inuna, tapos yung isang napakaliit na bagay lang ay pinag-iinitan mo. Okay? So, ganyan yung mga blind guides. So, kunwari nga, kunwari dito, di ba, ang daming haba ng Bible, di ba? O pag-usapan natin lagi yung ano, isa lang. Yung mga atheist na yan. Eh, wala naman naniniwala doon. Meron, pero sa labas. Pag nasa loob ka na ng church, ano, puro sila na lang tirahin natin. Hindi ganun. Minsan tayo din. Actually, talagang tayo dapat. Kasi pag, ba't, sino matututo dito? Nasa labas naman sila. Okay. So ito yung ito, lagi rin ito naibigay kasi napagandang mag-illustrate ng Panginoon eh. Sabi dyan, okay, ano yung another definition ng hypocrite? Sabi dyan, woe unto you scribes and Pharisees, anong ginagawa nila? For you make clean the outside of the cup and the platter. Okay, again, reference yan sa mga Levitical priesthood sa kanilang service. So, tama naman yung hugasan mo. Puro hugas. Ayun, ang linis ng labas. Oh, ano nangyari? Pero, yung kalooban daw nila, nangyari yun, di ba, sa kay Sons of Eli? Eh, talagang loko-loko. Di ba, sa anak ng demonyo. No? So, pwede mangyari yun. So, ngayon, alam natin, mga pari, ganyan daw yan. Hindi naman siguro lahat, pero lahat siguro yun. Kung ba naman ang ito yung sinasabi ng Bible, ito yung paniniwala mo, tuturo mo. So, marami doon, bading, maraming. Kung di bading, sobrang ano naman. Alam nyo na, diba? May, oh, magiging ano natin si pastor, ano. Isang pastor na dating pari. Yung mga kalokohan niya doon, talagang ano eh. Matindi. Okay? So, ano din dapat natin gawin? So, okay lang yung ano mo, maglinis ka. Pero sabi dito, unahin mo yung sa loob. Okay? Kaya tayo, ano muna? Kaligtasan muna ng tao. Kaya yung, pag ano, pag yan, pag nag-soul winning tayo, maligtas muna siya. Ngayon, pag-usapan nyo, ano ba mas magandang, ano, programa sa church? Saan na yun?
Ligtas ka ba? Naliligtas ba yung tao sa inyo? So, doktrina muna. And then, pag malinis na yung loob, ay dali nang linisin ang labas. Diba? So, yun lang yun. Another, woe to you scribes and false hypocrites, they are like unto whited sepulchres. Okay, whited yan ha. Sabihin yan. So, alam niyo yan, kailan lang, diba? Ngayon, December, last November. Okay, hindi ako madalas magpunta dyan, pero nagsoluin tayo doon. Ay, talaga namang yung isang ano doon eh. Ganun pala yun, may mga, ang dami nagkakapera doon. So parang bayad doon sa kuya doon, bumili niya siyang ginto. Alam niyo yung pinturang parang ginto. Mapapagintuan niyo po sa 50 pesos. So gaganyan nila, konti-konti pintura lang, bayad na yun. So pero anong laman ng ano? Kabaong. No? Nakakasuka. Okay? So kinukumpara ngayon sila sa... Or tayo ha, huwag natin kalimutan sarili natin. Baka church-church ka pa, baptist-baptist ka pa, pa-solving-solving ka pa. Ano? Hindi mo naman nililinis yung loob. Okay? So, ingat tayo dyan. Yan ang definition ng hypocrisy. At sabi dyan, even so, also outward, he also outwardly appear righteous unto men, but within are full of hypocrisy and iniquity. So, yun yung definition na naman, no? Puro kasalanan pala kayo. Ibang klase lang. Hindi kita. Woe to you scribes and false hypocrites because you build the tombs. Okay? Tombs yan, ha? Of the prophets and garnish the sepulchre. So, doon pa rin. Hindi pa tayo naaalis sa cementerio. Pero, kung sino yung pinakamatinding, ano? Mga bayani nila. Diba? Papagandahin. Okay? Pero, ang ganda ng ano nito, nung in-steal ng Panginoon. Pansin nyo ba yun? Oh, ito, tatay namin to. Kaso pinatay ito ng tatay namin. Diba? So, ang nangyari pag sinasabi ng Panginoon dito, parang tinataas yung si Isaiah, yung mga ninuno nyo, pinatay yan, mga propeta na yan. Jeremiah lang maganda yung kwento, diba? Ito, nagulpi siya, nakulong siya, paulit-ulit. Ngayon, so, ano sinasabi ng Panginoon dito, tinataas nyo ngayon, dati. Hindi nyo naman talaga tinuring yung kanyang kaugalian na maganda. Kaya kahit yung meron tayong ano, diba, si Antonio Luna, nang ginawa kayo sa kanya, pinatay. Yung disponipasyo, pinatay. Diba? Kasi minsan, nangunguna yung ibang bagay. Yung heroism, wala sa atin yan. Kaya minsan, kahit ngayon, kahit sa kalagitnaan natin, kunwari, buhay pa yung tao, may ginagawang maganda, na-appreciate ba natin? O, thanks. Magaling ako dyan. Ganun minsan eh. Okay? Sabi, fill ye up then the measure of your fathers. Ibig sabihin, parang ginagawa nyo yung ginawa rin yung mga tatay nyo. Okay? So, isa yan again sa sabihin natin pwede natin pagkuhanan ng kabaliktaran ng hypocrisy. Paano nyo masisigurado natin na hindi natin uulitin yung mga ginawa ng tatay natin na mali? Okay? So, yun. Huwag nyong sa halip na, for example ito, sa halip na, uy, itong makikita mo yung sepulcher ni Isaiah. Paano ba namatay yan? Hindi, huwag natin pag-usapan yun. Basta tinataas natin sa Isaiah. Sa halip na ganun, ba't di mo basahin yung sinulat niya? Anong ginawa niya? Anong gusto niya nilang gawin natin? Ano ba mensahe ng Diyos sa buhay ni Isaiah? For example, Jeremiah. Yun ang pag-usapan natin. Hindi yung kahit po, tinataas ko yung bayani. Okay, meron pa tayong seremonya. Gusto lang natin. Hindi makapasok ng tabaho kasi holiday. Pero hindi naman natin ino-honor talaga. Okay, malapit na naman si Rizal. Diba? Pupunta ka ba tayo i-honor? Diba? In a way, maganda rin yun kasi nga parang naalala. Pero, karamihan talaga puro hypocrisy na lang. Okay? So, ito na. Okay? Ye serpents, ye generation of vipers, how can you escape the damnation of hell? Sabi na iba, hindi, si Jesus, ano yan? Mabait lang yung mag-preach eh. Kasi nakita na natin, di ba? So, ngayon, sinasabi, mga ulupong! No? Ano, generation of vipers, sabihin yung buong henerasyon nyo, hindi naman lahat, pero, ibig sabihin, ang dami nito, karamihan sa inyo, ganito.
mga ulupong. So ngayon, mga preacher ngayon, hindi na ganyan. Lagi nakangiti. I-review ko ngayon sa akin, parang lagi rin ako nakangiti. Parang may mali. I-adjust din ako eh. Sinabing, how can you escape the damnation of hell? Hindi lang sinabi niyang, impyerno kayo. Tinatanong niya, huy, paano kayo makakaligtas dyan? Talagang ibig sabihin, impyerno kayo. Ganun ang preaching. Hindi yung, magpakabi tayo, baka mapunta tayo sa impyerno. Praise the Lord, hindi naman sana. Hindi na kahit, wala eh. Kaya walang dating yung ano eh. Impyerno sa iba, ginagawang katatawanan kasi yung preacher, bakla. Wherefore, behold, I send unto you prophets and wise men and scribes, and some of you shall kill and crucify, some of them shall scourge in the synagogues and persecute them from city. So, nakita nyo dito, yung talagang totoong lingkod ng Diyos, ano yung characteristic? Madalas, hindi lagi ha, pero iba papatayin, iba papahirapan. Pansinin nyo yan, yung tunay na lingkod ng Diyos, hindi mawala sa kanya yun. Pansin na pansin nyo, galit na sanlibutan sa kanila, galit sa satana sa kanila, ganun yung mga kulto sa kanila. Okay. Kaya kung kayo magliligo sa Diyos, asahan nyo na rin yun. Ngayon, huwag naman kayo yung talagang mga away para sabihin nyo na persecute. Yung pala, mali yung ginawa mo. Huwag ganun. That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of the righteous Abel unto the blood of Zacharias, the son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar. So, pinapangalanan niya lang yung mga tao para tayo, di ba? Minsan, anong example mo? Parang labo. Meron ba talaga nangyaring gano'n? Hindi. Pag may pangalan niya, may date. Si Abel from Genesis, di ba? Zacharias, ito yung... Hindi si Zacharias to. Pero merong Zacharias daw na pinatay sa temple. At siya ay righteous. Okay? So, bakit? So, kasi parang malalaman ng tao yung kasalanan nila kung di mo sabihin. At ikaw mismo, maiging ano ka niyan, maiging... desensitize ka na rin. Huwag na natin pag-usapan yung mga ano, negative. Hindi ganun. Okay. Yun ay sign ng hypocrisy. Kala ko po, matindi yung ano, hindi ko makita sa'yo pag nag-preach ka. Wala, parang gaan eh. Paglabas mo dito, parang social gathering. Okay. Punta tayo sa church, mayroon tayong ganyan-ganyan. Hindi salita ng Diyos ang inaano. Ang kinasasabi ka ng mga member. Ay, makikilig. Malalaman ko na naman yung mensahe ng Diyos. Yung kailangan mabago sa akin. Ganun. Eh, ang tindi nung ano eh. Paano may mabago sa'yo? Gusto mo, walang nababago sa'yo? Dati kang ganito, paglabas mo, ganun ka pa rin. Wala ka man lang kinumit. So, tutuloy niya lang yan. Kanina, pinatay, binalik. Stone, pinatay. Ano yung stone? Pinato. Brutal sa kanila, di ba? Pero kasi nga, inutos din ng Diyos yan. Bakit? Kasi ang kasalanan sa Diyos ay masama. Talagang kasuklam-suklam, ayaw niya nun, ayaw doon napat natin yun. E paano pag may gumagawa, tinutos sa kanila, lalo na yung mga particular na kasalanan, hindi lahat, di ba? Iba pinapatay talaga. Para maintindihan ng tao na masama ito. O bakit pinapalo yung mga bata? Ay, masamang ginawa eh. Pag hindi masyado, yung pinapalo lang. Eh, pag masama-masama, dapat malaman nila yon na sama pala ng ginawa ko, hindi ko na ulitin. Okay? Ito yung medyo pinakita ng Panginoon dito na yung gusto niya talaga. Okay? Parang magulang. Bakit ako pinapalo yung mga anak? Hindi para gusto lang niya mamalo. No? Gusto ko maraming anak, parang gusto ko lagi namamalo. Hindi ganun. Ano ka, baseball, ano? Player? Eh, ito sinabi ng Panginoon dito, alam niyo ang gusto kong gawin sa inyo, how often would I have gathered you? Gathered thy children together, even as a hen gathered her children, chickens, unto her wings. And you would not. Ngayon, gusto ng Panginoon, kaya pinag-preach siya ng maayos, even in the olden times, yung mga prophets, sinabi, ito yung mali nyo, huwag niyong gawin niya. Kasi ang picture dito, gusto ng Panginoon, tayo ay nasa piling niya. Okay, una siyempre yung kaligtasan, pangalawa, pagligtas ka na, maganda yung fellowship natin. Kasi, hindi ka suwail. Diba, mga anak?
Diba? Gusto mo ba tayo lagi tayong magkagaling, sigawan lagi? Pangit naman, maganda na yung medyo ano, magmaayos tayo pareho. Pare-parehas. Hindi ang sarap ng fellowship, diba? Masaya tayo. Hindi tayo puro away. Yan, so ito ngayon, pansinin nyo, ito yung mga sabi ng Panginoon sa mga Udyo. Okay, behold, pag sila yung behold, ano yan? Tingnan nyo. Pagpunta tayo sa Udyo, sabi dyan, your house is left unto you desolate. Pag sinabing desolate, ano yung sabihin ng desolate? Ano pumapasa sa utak nyo? Hmm? Saan ginagamit yung desolate? Ha? Desert, totoo yun. Diba? Anong desolate, saan desolate ang desert? Sa tubig, di ba? Ito rin ng... Di ba? Sa picture, magang... Ultima yung lupa, hindi lang lupa eh. Buhangin. Paghinangin, tuyo-tuyo. So sila ay desperate, desolate sa tubig. So ngayon, itong mga Hudyo, alam niyo ba ang nangyari sa kanila ngayon? Parang desolate sila sa katuwiran ng Diyos. Kasi nga, sa kanila na una, ginawa nilang ito yung katotohanan, yung kabaligtaran na ginawa nila. Tapos si Hypocrite pa. Alam nyo ba, binigay sa amin ang salita ng Diyos? O ginawa nyo ba? Sa kanila, totoo naman yun, sa kanila binigay. Pero anong ginawa nila? Hindi nila pinahalaga yun. Dumating ang Mesaya, supposedly nakilala nila, tinanggi nila, pinatay nila. Okay? Kaya sa atin, huwag naman sana, pero sa inyo mga bata, pwede mangyari yan kahit sa amin, siguro. No? Pag talagang nagkaroon ka ng pagkakataon, eh, ako na. Yumabang ka lang, for example, hindi ko na kailangan ng church. Ay, malaya na ako, malaki na ako, right? Stephen, no? Tagal ko nang gusto kong mali sa church, eh. Sa bahay ko. Tapos nagloko-loko ka, ano mangyayari sa'yo? Pwedeng mangyayari sa'yo yan, na... Naging desolate ka sa katuwiran, kabutihan. Nangyayari yun. Sa palagay nyo, saan ang galing yung mga murderer na yan? Mga politiko na si Raulo. Sa palagay nyo nangyayari dyan. Unti-unting kasalanan, unti-unti, tinuturo pati religious leader nila. Alam nila yun, di ba? Miriam, yung sinabi niya eh. Nagmamalaki niya siya sa Harvard tsaka sa Catholic school. Siya mismo nagsabi, ito tinuturo ng mga pari. Yung may iniwala sa impyerno yan eh. Di ba? So, pwede mangyari yun, mga bata. So, huwag tayo maging hipokrito. Yan ay daan para... So, again, dito na mapapasok yung reprobate doctrine. Merong taong wala ng pag-asa. Bakit? Kasi paulit-ulit sila sinasabihan, tapos binabasa nila Bible, tapos iba-iba interpretation mo. Tapos pati ibang tao, nililigaw mo. Ano mangyari siya sa palagay mo? Hindi, later na ako mag-isisi. Hindi. Ang Diyos, pwede kang gawing reprobate. Tulad ng ginawa niya sa marami. Paparusahan sila ng sa utak. Na to the point na hindi mag-isimba na lang ako, hindi mo maintindihan. Kahit andiyan ka, inipis yung katotohanan dahil ang dami mo ng past, no? Wala kang pakialam sa kung ano mabuti, ang banal. Wala na sa'yo yun. Nakita mo na lahat. Hindi mo dapat makita at gawin. For I say unto you, ye shall not see me henceforth till ye say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord. So, yung sabihin nun, pwede ka pa nang maligtas eh. Okay, hindi lahat ha. Yung iba dito talagang sobra na, reprobate, wala na. Pero sinasabi ng Panginoon dito, especially sa mga Udyo, kayo hindi nyo ako tinatanggap, tinatanggi nyo ako. Okay, hindi pwede yun. Diba, ano yung kaligtasan natin? Faith in Jesus Christ. So, sa atin medyo mabilis kasi... Foreigner naman siya sa atin eh. Hindi tayo yung, wala tayong Pilipino ka, wala naman tayong alam na mga tatay natin Pilipino, tinakwil si Jesus at ang Christianity. Walang ganun eh. Kaya medyo kahit paano, kapalad tayo. Pero sila, tatay nila, lolo nila, galit kay Jesus. Ano mangyayari? So patong-patong na kasalanan na yon. Pero sinasabi niya dito, pwede pa rin kayo maligtas. Paano? Eh dapat, at tawag din kayo sa pangalan ng Panginoon. I-recognize nyo siya na siya ang Panginoon at naliligtas din kayo. Yan yung sabi dito. At siya, actually, hindi yung ganun kalinaw, di ba? Pero sinasabi dyan, blessed. Yung gano'n, yumaman lang ba? Mayaman naman yung iba sa kanila eh. Pero hindi ligtas.
Ito ang sinuturo ko dyan, kailan ka pagpapalain talaga? Pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon at pumunta ka pag sinabing commit in the name of the Lord. So, manampalataya ka din. Okay? May question ba kayo? Question. Ang ano ah, 45 minutes pa lang tayo. Question. Ba't laging kalaban? Hindi naman lahat ng Udyo kalaban. Binibigyan sila ng pagkakataon. Lahat tayo binibigyan pagkakataon. Pero dahil minsan talagang pag may mali ang tatay, nadadamay yung mga anak. O ganun sila. Kadamay-damay na. Kaya, kaya mga adult, kung meron man tayong, ligtas naman ako eh, yung mga anak mo, yung kausap ko kapon, save na raw siya, mukhang totoo naman, kaso, hindi na siya nag-church. Eh, security guard, yung asawa niya, security guard din. Lala, hindi na siya nag-church. Sabi ko, paano yung mga anak niyo? Oo nga po eh. Diba? So, lagi niyo isipin niyo, kayo din, mga baay, wala pa naman ng anak eh, magkakaanak ka, saan mo lalagay? Saan mo dadali? Saan mo papalakihin? Kung di salita ng Diyos, saan? Baka maging hipokrito kayo, sila din. Okay? Nakakalungkot. Magiging hipokrito, napakalalim yan. Kahit sino, galit dyan. Pansinin mo yun, kahit yung mga hipokrito, galit sa hipokrito. O sino makakasundo mo yan? Okay? So, amen ba? Amen. Parang di nga ako, ano eh, masyadong... Sige, let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa chapter nito, Panginoon, na nakita namin ang hypocrisy, Panginoon, ng mga tao na nagsasabing ganito, hindi naman nila ginagawa. We pray na hindi kami magkakaganito kung meron man sa amin, ibang level ng hypocrisy, Panginoon. Kami po itulungan niyo, Panginoon, na kami po hindi maging hypocrite, Lord, dito lumalim, Lord, sa to the point na papanindigan na namin kung saan mga area ng buhay namin. We pray na mag-ingat din sa mga ganito, nakakahawa ito, Lord. We pray na... we just rebuke them and iwasan din namin ito, Panginoon. So, we dinatin natin ang sarili namin pag we rebuke this false teacher, this false doctrine, Panginoon. But ito po ay katangian lamang ng taong, of course, nagmamahal sa inyong salita, katotohanan. So, sinabi mo sa salita. So, we pray na kami gagabi nyo lagi as a church. Mga madadagdag, Panginoon, ingatan mo ba ito sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.